Gusto mo bang makarinig ng mga nakakatakot na katotohanan about sa ating mga mata at paningin? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay ginagawa ko para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapa-check up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga scary na facts about sa ating mga mata at paningin. Tara, let's discuss! Maraming nakakatakot na katotohanan about sa mga mata at ating mga paningin na minsan kailangan takutin din ang mga pasyente para sila ay magpa-check up at mag-follow up sa tamang oras sa kanilang mga ophthalmologist. At narito ang ilan sa mga nakakatakot na katotohanan pagdating sa mata at paningin. Number 1, hindi lahat ng nakakabulag na sakit ay merong sintomas. Pwedeng hindi mo ito mapansin or maramdaman sa una, pero kapag nagkaroon na ito ng sintomas ay mahirap na itong habulin at minsan wala nang magagawa. Isa na dito ay yung sakit na tinatawag na glaucoma. Actually, ang tawag sa sakit na ito ay silent thief of sight o dahan-dahan niyang kinukuha or ninanakaw ang inyong mga paningin hanggang sa wala ka nang makita at wala na ring magagawa para maibalik ang malinaw na paningin. Wala nang gamot or operasyon para maibalik ang paningin na nawala ng dahil sa glaucoma. Kaya dito pumapasok ang importansya ng regular eye check-up kahit wala pa kayong nararamdaman na sintomas. Dahil makakatulong ang komprehensibong eye examination para ma-detect ng maaga ang mga pagbabago or sakit sa mata na pwedeng maagapan. Kahit wala ka pang nararamdaman at hindi pa nagkakaroon ng komplikasyon ang iyong mga mata, na magsasalba sa iyong mga paningin. May video na ako about glaucoma na pwede niyong panoorin. Number 2, as early as 40 years of age ay nagsisimula nang magkaroon ng pagbabago sa ating mga mata na kailangan mabantayan at mabigyan ng lunas. Isa na dito ay yung sakit na tinatawag na presbyopia, na kung saan dala ng pag-edad, usually sa edad na 40, ay nahihirapan na mag-focus ang ating mga mata sa mga malalapitang gawain. Tulad ng pagbabasa, na kailangan ng magsuot ng reading glasses para makakita at makabasa ng mas malinaw sa malapitang gawain. Ito ay parte ng pag-edad at wala tayong magagawa para maiwasan ito. Bukod sa presbyopia, ang pagkakaroon ng sakit sa mata tulad ng dry eye syndrome at again glaucoma ay mataas din ang tsansa na makita sa age group na ito. Dahil hindi na tayo bumabata, ganun din ang ating mga mata na nagkakaroon ng pagbabago na pwedeng makaapekto sa ating mga paningin. May video na rin ako about presbyopia at dry eyes para sa mga iba pang pwedeng gawin sa mga sakit na ito. Number 3, ang mga bata naman na less than 7 years old ay nagde-develop pa lang ang kanilang mga paningin na kailangan mabantayan. Dahil pag nagkaroon ng problema sa pag-develop ng kanilang mga paningin sa panahon na ito, ay pwedeng hindi na ito mag-develop ng maayos at malinaw. At pwede nilang madala ang malabong paningin na ito hanggang sila ay lumaki at tumanda na. Ang tawag dito ay lazy eye or amblyopia, na kung saan tinamad na mag-develop ang paningin ng mga bata dahil sa mga sakit sa mata or mga factors na humahadlang sa tamang pag-develop ng mga matang ito. Kaya hihinto na lang ang pag-develop nito at hindi na ito lilinaw pang muli. Kaya importante rin na mapacheck ang mga batang ito regularly, lalo na kung meron kayong mapansin na mga kakaiba sa kanilang mga paningin. Tulad ng pag-cross eye or yung pagduling or pagbanlag, pagsingkit, madalas na pagkurap or pagkusot ng mata, paglapit sa TV kapag sila ay nanonood or sa kanilang mga gadgets at marami pang iba. Ipacheck kagad sa inyong mga ophthalmologist para mahabol at magawan kagad ng paraan bago pa matapos ang developmental period or bago sila mag 7 years old.
May video na rin ako about amblyopia or lazy eye at mga red flags na pwedeng mapansin sa mga bata. Number 4. Merong mga sakit sa katawan na pwedeng makasama or worse ay makamatay na pwedeng makita or ma-detect for the first time sa pamamagitan ng komprehensibong eye examination. Ang ilan sa mga sakit na ito tulad ng diabetes, hypertension, mataas na kolesterol, mga ibang autoimmune diseases, or even cancer ay pwedeng madiskubre for the first time na malalaman ng pasyente sa pamamagitan ng eksaminasyon sa mata. Pag nakita ito ng inyong mga ophthalmologists, ay dapat ma-refer kayo sa tamang doktor para magamot ang sakit na ito bukod sa dala nitong komplikasyon sa mga mata. Kaya again, napaka-importante ng regular checkups para maagapan at magawa ng paraan ng maaga ang mga sakit na ito. Number 5, vice versa. Pwede naman magkaroon ng komplikasyon sa mata at makabulag ang mga sakit na makikita sa inyong mga katawan. Again, tulad ng diabetes, high blood, ibang mga autoimmune diseases, mataas na kolesterol, at even cancer. Ang mga sakit na ito ay seryoso at pwedeng makaapekto at magkaroon ng komplikasyon na pwedeng makabulag sa ating mga paningin. Na again, kailangan mabantayan at mamonitor para magawa ng paraan ng maaga. Lalo na kung meron kayo ng mga sakit na ito o di kaya lahi nito sa inyong mga pamilya na pwede nyong mamana. Bukod sa regular check-up sa inyong mga mata, ay dapat nagpapa-check-up rin kayo ng regular sa inyong mga doktor sa pangkalusugan. Ang mga iba't ibang facts na ito ay dapat nyong malaman para maintindihan nyo ang importansya ng regular check-up at follow-up sa inyong mga ophthalmologists. Nabitin ba kayo? Gawa pa tayo ng iba pang mga scary facts about sa paningin at sa mata. Abangan yan sa part 2. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na ang mga nakakatakot na katotohanan about sa paningin at mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions skin topics, subscribe and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.